Barangay Love Stories. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi inaasahan. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila ay hindi natin namamalayan na may mali na. Ikaw kapuso, anong mali ang nagawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Dear Papa Dudut, masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Ako nga pala si Isa, 30 years old, nangyari ang ibabahagi ko sa inyo last year lamang. May kinalaman po ito sa kasal ng best friend at kabatch kong si Danny nang ikasal siya sa girlfriend niyang si Shara. Naging best friend ko lang si Danny noong nakapagtapos na kami ng kolehiyo at sabay na nakapasok sa trabaho. Noong college kasi kami ay hindi kami nagpapansin ng dalawa dahil magkaiba ang mga grupo ng mga kaibigan namin. Hindi ko rin siya pinanong gawing kaibigan noon dahil nga nagkaroon ako ng kaunting crush sa kanya na nawala din. Dahil nayabangan ako sa kanya noong naging kagroup ko siya para sa isang group report. Hindi nagtugma ang mga ugali namin kaya nag-clash kami. Mabilis lang din namang lumipas ang galit namin sa isa't isa dahil hindi naman kami parehong mapagtanim ng galit. Yun nga lang ay hindi namin binigyan ng chance na mapalapit pa kami sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat after makatapos sa pag-aaral at makapasok ng trabaho. Dahil sabay nga kaming natanggap sa parehong posisyon sa trabaho. Wala kaming ibang choice kundi ang maging close, lalo't kami lang noon ang magkakilala sa opisina. Doon namin nakita na ayos din naman pala ang ugali ng bawat isa. Kaya naman naging matalik kaming magkaibigan at madalas kaming lumalabas noon kasama ang iba naming kaibigan at madalas din kaming nag-out of town kapag holiday sa kalendaryo. Ang tungkol sa mga pangit at magagandang ugali ng bawat isa. Kahit nga yung mga nakarelasyon namin at mga nilandi. Nakwento na rin namin sa isa't isa. Kaya naman noong nag-decide pakasalanan ni Danny ang GF niyang si Shara, ako agad ang una niyang sinabihan. Inaya niya ako mag-lunch, Papa Dudut. Nilibre niya pa nga ako na hindi naman niya ginagawa dati kaya nakakutob na akong meron siyang sasabihin o meron siyang kailangan sa akin. Bakit? Nanlibre ka eh. Grabe. Nanlilibre naman ako dati ah. Iba yung sasabihin mong ililibre mo ako, tapos kinabukasan sisingilin mo rin. Kilalang kilala mo na talaga ako. At dahil ngayon lang nangyari tong panglilibre na to, feeling ko may importante kang sasabihin o may kailangan ka sa akin. Grabe. Yung na ganun naisip mo? Kasi di ka ganito. Ano ba yun? Ano kailangan mo ha? Ikakasal na kasi ako. Kay Shara? Malamang. Meron pa bang iba? Naniniguro lang. Nasanay kasi ako sa'yo dati na doble-doble ang karelasyon lagi. Uy, mula na naging kami ni Shara. Siya lang talaga. Alam ko naman. Kaya nga pakakasalan mo, diba? Yun nga rin ang dahilan ko para ilibre ka eh. Sabi na eh, sisingilin mo ako sa panlilibre mo eh. Pambababae mo lang talaga yung nagbago, no? Pabor lang naman ang hihingin ko. Di naman ako maniningil. Grabe ka talaga. Ano ba yung pabor na yan? Kukunin ka sana naming maid of honor niya. Ako? Maid of honor niya? Oh, bakit ka nagtataka? Ikaw, di ka ba nagtataka kung bakit ako nagtataka? Ano? Bakit niyo ako kukunin maid of honor eh hindi naman kami close ni Shara? Bakit di mo na lang ako kukunin best woman? Total, ako naman ang best friend mo. Doon na ako sa side mo. Parang iba kasi ang tunog pag sinabing ikaw ang best woman ko.
Di ba dapat ang best woman sa buhay ko si Shara? Lulusutan pa talaga eh. Yung kapatid ko na kasing kukunin kong best man. Eh syempre gusto ko maging part ka pa rin ng kasal ko. Bakit di mo na lang ako gawing bouquet para ihagis ako sa mga single na babae? Puro ka talaga kalokohan. Eh bakit nga ako kukunin yung maid of honor? Wala bang kapatid o kaibigan babae si Shara? Parehong wala. Eh kaya nga siya namumroblema sa mga bridesmaid kasi wala siyang kaibigan babae. Eh di sana kinaibigan niya ako ng todo dati para di awkward na maging maid of honor niya ako ngayon. Di kasi kami close kaya medyo asiwa. Pagbigyan mo na lang kami ni Shara. Kau naman, parang di kita best friend eh. Pag-post kaya siya sa Facebook ng looking for, mga ganun. Looking for maid of honor, yung okay lang kahit di ka close, urgent, PM is the key. Mahiyain si Shara. Di basta-basta nagtitiwala yun sa mga tao, lalo na sa mga babae. Eh paano? Niloko na kasi yun dati. Kaya ako na yung nagsabi sa kanya na pwede kanyang gawing maid of honor. Ikaw pa talaga nagdesisyon para sa kanya, no? Tinutulungan ko lang siya. At sana matulungan mo kami pareho. Ano ba naman yung tatayo ko lang dun sa gilid ng altar, di ba? Akala mo ba ganun lang ang role ng maid of honor? Ano ba bang gagawin? Tingnan mo tong taong to. Malamang katulong niya ako sa paghahanda sa kasal nyo. Sa lahat ng kailangan niya. Ah, ganun pala yun? Ang lakas ng loob mong kunin akong maid of honor eh. Di mo naman pala alam ang role nun. Wala naman kasi akong alam sa mga kasal-kasal. Ang alam ko lang, manahimik at hayaan si Shara sa mga gusto niyang gawin sa kasal. Kailangan ko lang umattend at huwag malate. Kaya please, tulungan mo kami. Malaking bagay talaga na ikaw ang maid of honor ni Shara. Please? Ay! Oo na nga! Napilitan akong pumayag na maging maid of honor ni Shara, Papa Dudut. Nainis ako kasi hindi pa si Shara mismo ang lumapit sa akin para sabihin yon, eh siya ang may kailangan. Talagang pinadaan pa niya kay Danny ang lahat. Hindi talaga kami naging close ni Shara kahit sabihin pang boyfriend niya ang best friend kong si Danny. May pakiramdam kasi ako noon na ayaw niya sa akin, lalo na yung pagiging malapit namin ni Danny. Naintindihan ko naman siya dahil nagiging territorial din naman ako kapag may boyfriend ako at medyo dumistansya nga ako noon kay Danny noong nakita kong seryoso na nga ang relasyon nilang dalawa. Nagsimula kasi ang relasyon nila noong nag-try na gumamit si Danny ng dating app. Nasaktuhan si Shara ang nakamatch niya at agad na nagkita sila. Akala noon ni Danny ay one night stand lang yon, tulad ng dati niyang ginagawa sa mga nakikilala niyang babae kung saan. Yun nga lang ay nagkaroon siya ng interes kay Shara dahil kakaiba raw siyang babae. Marami silang pagkakapareho at natuwa doon si Danny. Naalala ko lahat ng kinuwento ni Danny noong nasa motel sila ni Shara. Akala niya noon talaga eh may mangyayari sa kanilang dalawa at saka aalis na. Pero nagkakwentuhan lang silang dalawa hanggang inabot na ng umaga. Nag-breakfast pa silang dalawa at doon ay tinuloy ang kwentuhan nila. Hinatid pa ni Danny si Shara sa bahay niya at doon ay tinuloy nilang muli ang kwentuhan over a cup of coffee. Hindi raw matapos-tapos noon ang usapan nilang dalawa hanggang sa isang araw. Na-feel na lang ni Danny na seryoso na siyang ligawan si Shara. Naging sila at wala nang ibang naging babae si Danny. Nag-focus siya kay Shara at sa kanya na umikot ang mundo nito. Mula noong naging magkarelasyon sila ni Danny at Shara ay nawala na rin ang routine naming mag-best friend. Kahit na ilang beses kong inaaya noon si Danny na mag-out of town tulad ng dati ay laging pass ang sagot niya. Dahil may date daw sila ni Shara. Nagtampo ako syempre pero inintindi ko na lamang kasi in love nga itong si Danny. Tumatawag ka ng alas 5 ng umaga. Kagabi pa kasi ako tumatawag sa'yo. Di ka naman sumasagot. Nasa club ako kagabi. Kailan pa naging bawal sumagot ng tawag kapag nasa club? May kulab ba ang club na yan sa library?
Malamang nag-i-enjoy ako kaya di ko sinasagot. Ano ba kasing kailangan mo? Bakit di mo raw in-accept ang friend request ni Shara? Di pa ako nag-Facebook! Tumigil ka nga! Lagi ka kayang online. Share ka pa nga ng share ng memes eh. Ibigay ko na lang kaya Facebook password ko sa'yo para ikaw na mag-accept ng friend request ng jowa mo. Fiancé! Nagawa pa talagang mangurek, yamot na nga ako sa'yo eh. Nag-aalala kasi si Shara. Nag-aalala siya? Bakit? Dahil lang di ko in-accept yung friend request niya? Gumagawa na nga ng paraan yung tao para makapag-usap kayo eh. Di na namin kailangan mag-usap. Andiyan ka naman para tumayong messenger eh, di ba? Uy, busy rin ako, no? Ako di busy, ganon. Isa naman eh. Oo na, a-accept ko na yung friend request niya mamaya. Ngayon na, baka mamaya makalimutan mo na naman eh. Bakit mo ba ako minamadali? Eh kasi, para makapag-usap na kayo tungkol sa kasal. Bakit? Kami ba yung ikakasal? Ano ba namang sagot yan, Isa? Ganito talaga mga sagot ko pag sinisira mo tulog ko. Huwag mo naman akong pahirapan, please. Ay, mamaya, ako na magme-message sa kanya. Ano bang kailangan niya? Gusto ka nga raw niyang makausap ng personal para maplano niyo nakasama ng coordinator yung gagawin sa kasal. Oh, bakit di ka kasama? Kasal mo rin yun ah. Wala naman ako may tutulong dun. Basta kung ano yung mapagkasunduan yung tatlo kasama yung coordinator, okay na ako dun. Eh, paano kaya kung mapagkasunduan naming huwag ka nang umattend sa kasal? Grabe naman to. Nakakatakot ka pala talaga kapag naalimpungatan ka. Hayahaya mo na ako makatulog para umayos na rin mga sagot ko sa'yo. Oo na nga. Bye. Ay, wait lang. Last na. Ano na naman? Magiging flower girl na rin ba ako? Kasi wala kayong kilalang batang babae? O bouncer? Caterer? Ano na? Magpakabait ka kay Shara. Pinag-iisipan mo na naman bang kampuna ko ni Satanas? Di sanay makipagkaibigan si Shara sa babae. Kaya sana magpasensya ka kung maging awkward siya sa'yo. Ha? Pwede ba naman yan? Poproblemahin ko pa? Minsan na naman ako humiling sa'yo eh. Ito lang yun. Sige na, please. Okay. Matutulong na ako. Bye! Oh wait! Last na talaga. Bubugan na talaga ako ng apoy, Danny! Ano na naman ba? Gusto ko lang mag-thank you. O sige na, matulog ka na. Bye! Papa Dudut, hindi na ako nakabalik pang matulog dahil chineko ko na ang phone ko para makita ang friend request ni Shara sa Facebook. Inaccept ko na yon para hindi na ako kulitin pa ni Danny. Inisto ko na rin ang Facebook ni Shara, 2 taon na silang magkarelasyon noon ni Danny. Pero yun ang unang beses na chineko ang Facebook ni Shara. Yun din ang unang friend request ni Shara sa akin. Mukhang wala talagang plano si Shara na kaibiganin ako, Papa Dudut, dahil saka lang siya nag-effort na lapitan ako at i-add sa Facebook dahil kailangan niya ng maid of honor. Na-offend ako ng slight dahil marami namang pagkakataon na pwede siyang mag-reach out sa akin noon para kilalanin at kaibiganin niya ako. Bilang best friend ko ang BF niya, pero hindi niya ginawa yon. Ang awkward tuloy na makipaglapit sa kanya noong time na yon dahil alam kong dala lamang yon ng pangangailangan. Wala namang masyadong post noon si Shara sa Facebook kundi puro pictures nila ni Danny. Naumay ako bigla sa timeline ng Facebook ni Shara dahil puro lambingan nila ni Danny ang nakapost doon. Chineko ko kung meron pa siyang ibang friends na nakakabanding pero wala akong na-stalk sa Facebook niya. Wala rin masyadong nagla-like at nagko-comment noon sa bawat post niya kaya naisip kong wala talaga siguradong masyadong kaibigan itong si Shara. Kaya desperado na siya na kunin niya akong maid of honor kahit naman hindi kami close na dalawa. Nag-message ako kay Shara bago ibaba ang cellphone ko. Sinabi ko sa kanya na anytime after 5 p.m. ay pwede ko siyang i-meet para maayos sa mga plano niya sa kasal. Hindi naman siya naka-online noon kaya hindi niya nasagot kaagad. In-off ko na ang wifi sa phone ko at saka lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nag-stay muna ako sa kusina para maghanap ng pwedeng makain pero wala naman akong natripan kaya bumalik na lamang ako sa kwarto. Binuksan ko muli ang wifi ng phone ko at doon ay nakatanggap ako ng message mula kay Shara. Nagtatanong siya kung pwede niya akong sunduin after ng work ko sa Lunes. Nag-thumbs up na lamang ako ng malaki, Papa Dudut, para tapos na ang usapan namin sa Facebook.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit ang Lunes, nakipag-usap muna ako kay Danny tungkol kay Shara. Gusto ko noon na may kaunting background lamang ako kay Shara para hindi naman kami magkailangan ng todo kapag nagkita na kami. Nalaman kong introvert si Shara. Kaya naman naisip kong ako na ang sasalo ng mga usapan namin dahil extrovert naman ako. Nalaman ko rin na mahilig siyang magtsaa na kabaliktaran ko naman dahil pakaramdam ko ay sinisikmura ako lagi kapag nasasayaran ang sistema ko ng tsaa. Nagtanong din ako ng mga topic na pwede naming pag-usapan para dumaldal siya. Sinabi ni Danny na mahilig si Shara na makipagkwentuhan tungkol sa mga halaman, kaso wala naman akong alam doon. Marami raw kasing halaman si Shara sa bahay nila, samantalang ako ay sibuyas lang ang nabubuhay sa akin kapag nasa loob ng ref. Natawa na lamang ako dahil parang wala kaming pagkakaparehas ni Shara. Kaya naman inasahan kong hindi magiging okay ang mga meeting namin para sa kasal nila. Nagtanong na rin ako kay Danny kung bakit walang naging kaibigang babae si Shara. Nagalangan pang magsabi si Danny pero napilit ko naman. Sinubukan naman daw makipagkaibigan ni Shara sa mga babae pero parang hindi siya nagustuhan. Ilang beses niyang pinagsiksikan ng sarili niya sa mga babaeng nakilala niya pero iniiwasan lamang siya. Mas maraming kaibigang lalaki si Shara dahil mas kaya niyang makibagayan ang mga lalaki. Lumaki kasi si Shara sa pamilyang karamihan ay mga lalaki. Bunso at nag-iisang babae siya sa 7 magkakapatid, kaya buong buhay niya ay nasanay siyang makisama sa mga lalaki kesa sa mga babae. Doon ako naawa kay Shara. Kaya naman sinabi ko na mag-a-adjust ako para lamang maging komportable si Shara sa akin. Nagpasalamat naman si Danny sa akin, Papa Dudut. Noong sumapit na ang Lunes ng hapon ay tinawagan na ako ni Shara para ipaalam na nasa lobby na siya ng opisina namin. Nagkataong naka-leave noon si Danny dahil pumunta siya ng probinsya nila para ibalita sa pamilya niya na ikakasal na siya. Nagpunta kami ni Shara sa coffee shop malapit sa opisina namin ni Danny. Doon kami nagsimulang mag-usap, Papa Dudut. Sa wakas, nakaharap na rin kita. Ikaw lang eh. Ayaw mo naman kasi akong kausapin dati. Sorry doon ah. Di ko kasi alam kung paano makipag-usap sa mga... Babae, alam ko. Nakwento na siguro sa'yo ni Danny. Oo, pero konti lang naman mga nakwento niya. May mga inalam lang ako tungkol sa'yo na makakatulong para sa bonding natin. Sana naman hindi nakakahiya yung mga nalaman mo tungkol sa'kin. Sakto lang. Pero thank you ha. Wala na kasi akong ibang malapitan para maging maid of honor ko eh. Wala ka bang mga pinsang babae? Meron, pero hindi ko kasi close. Halaman lang talaga ka-close mo, no? Uy, nasabi sa'yo ni Danny? Oo, pwede nga raw maligaw ang ahas sa garden mo eh. Si Danny talaga, nakakahiya. Pasensya na ha, plantita talaga ako. Ako, maldita lang. Totoo nga yung sinabi ni Danny, nakakatawa ka raw. Ako lagi yung clown ni Danny. Nakwento ba niya? Hindi naman siya masyadong nagkukwento. Baka raw pagselosan kita. Alam mo, sanay na akong pinagseselosan ng mga naging GF ni Danny. Kaya inasahan ko na rin yun sa'yo. Bakit naman kita pagseselosan? Eh maganda naman ako. Lo, nagbuhat ng sariling bangko? Eh di ikaw na maganda. Ikaw na kamukha ni Bianca Umali. Uy, na-offend ka ba sa sinabi ko? Bakit naman ako ma-offend kung pupurihin mo ang sarili mo? Eh ikaw yan eh. Feeling ko kasi may mali akong nasabi. Problema ko na pala to. Madali ako maka-offend ng babae. Paano kasi, yung pananalita ko parang panglalaki. Hindi naman, sakto lang. Wala namang masama kung iisipin mong maganda ka. Ang ibig ko lang sabihin, eh hindi kita pagseselosan. Kasi confident naman ako sa sarili ko. Hindi ako insecure para magselos. Next time, dagdag mo na rin na may tiwala ka kay Danny. Ganon. Mukhang mas maganda nga yung sinabi mo. Ano ba to? Pag-uusapan ba natin yung tungkol sa kasal mo o tutorial kung paano ka makikipag-usap ng tama sa tao? Pwedeng both. Kailangan ko pareho eh. Unahin na muna natin yung tungkol sa kasal nyo. Dito ako binayaran ni Danny eh.
Teka, binayaran ka ni Danny para maging maid of honor ko? Nakakahiya ah, tatawagan ko siya ngayon. Loka, joke lang yun! Hay, mukhang kailangan talaga kitang turuan kung paano makipag-usap sa kapwa mo babae. Sabi ko naman sa'yo, kahinaan ko talaga to eh. Ayos lang yun, ano ka ba? Isa, sana habaan mo yung pasensya mo sa'kin ha. Kakayanin ko, sanay na ako sa ganito, huwag kang mag-alala. Kung malalagpasan natin tong usapan na to hanggang sa kasal, ikaw na talaga ang ituturing kong best friend. Sige, para mag-away kayo ni Danny. Di yun papayag na may makikibest friend sa aking iba. Ang swerte naman ni Danny sa'yo. Siguro ang saya mong kasama. Mataas naman review sa akin ang mga nakatry na maging kaibigan ako. Ngayon palang 5 stars ka na sa akin. Huwag masyadong mag-expect ha. Baka mamaya pagkatapos ng meeting natin, 1 star na lang ako sa'yo. Nakakatuwa ka talaga. Sana maging magkaibigan talaga tayo. Nabago ang tingin ko kay Shara, Papa Dudut. Naisip ko na baka nahusgahan lang ng mga tao dahil nga hindi maingat sa mga salita niya, pero hindi naman niya yon sinasadya. Nagbonding talaga kami para mas effective ang pagiging maid of honor ko sa kanya. Tuwing free time ko noon ay sinasamahan ko siyang pumunta ng mall o manood ng sine para lamang makapagkwentuhan pa kami at makilala ko na siya. Hinayaan naman kami ni Danny na magbonding dahil alam niyang kailangan din yon ni Shara. Nag-focus na lamang si Danny sa pagtatrabaho at pag-OT para lang may dagdag na ipon para sa nalalapit nilang kasal. Tinulungan ko rin si Shara sa pag-decide kung ano yung mga gusto niyang mangyari sa kasal niya bago kami makipag-usap sa coordinator niya. Nakiusap si Shara na ako yung mag-dominate ng usapan kapag nakaharap na yung coordinator dahil siguradong wala raw siyang masasabi. Para tuloy ako yung ikakasal noon sa pakiramdam ko. Ako lagi ang kinukonsulta ni Shara tuwing may mga hindi siya sigurado sa mga detalye sa kasal niya. Ako rin lagi ang tinatanong niya noon kapag may mga hindi siya siguradong salita na sasabihin sa ibang tao. Naaliw ako sa kanya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Kaya hindi na ako nahirapang magustuhan siyang kasama, Papa Dudut. Hindi na nagmukhang obligasyon ang ginagawa ko kapag kasama ko siya para mag-shopping o magplano para sa kasal niya. Naisip ko nga eh baka na-insecure lamang ang mga babaeng kinaibigan niya dati kaya ayaw siyang samahan. Totoo naman kasing maganda si Shara. Malaki ang hawig niya kay Bianca Umali lalo na sa tangos ng ilong. Kaya yon ang naisip kong dahilan kung bakit hindi siya gustong kaibiganin ng mga babae. Kasi kahit naman siguro ako, medyo maiilang sa kanya dahil nagmumukha akong basahan noon sa tuwing nalalapit ako sa kanya, Papa Dudut. Pagod akong umikot-ikot sa department store ah. Sabi ko naman kasi sa'yo, okay na ako dun sa unang high heels na nadaanan natin eh. Uy, di dapat ganun sa mga babae. Paanong di dapat ganun? Kailangan makita pa natin yung ibang options. Parang relasyon lang ah. Tama! Ako kasi tamad talaga ako na mag-shopping. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang ang bibilihin ko. Kung ano yung una kong makita, yun na yun. Ikaw lang ang nang-eenganyo sa akin na umikot-ikot pa eh. Para maranasan mo naman, di ba nga wala kang naging mga kaibigang babae? O edi pinaparanas ko na sa'yo kung paano magkaroon ng kaibigang babae. Una sa listahan, shopping! Ano yung pangalawa sa listahan? Chismisan! Ay, Marites! Ang una sa listahan ng pagchichismisan natin, si Danny! O bakit naman si Danny? Maganda na rin tong paraan para mas makilala mo pa kung sino yung mapapangasawa mo. Kilala ko naman na siya. Wala siyang tinatago sa akin. Di ka sure, girl? Sure ako. Alam mo ba, nung college kami, tumakbo yan ang nakahubad sa hallway. Hinabol pa siya ng dean namin. Munti ka na yung ma-expel dahil sa ginawa niya. Seryoso ba yan? O, tingnan mo, di mo alam. Ako ang best friend ni Danny. Mas matagal na ang pinagsamahan namin kaysa sa inyo, kaya mas kilala ko siya.
Alam mo talaga lahat tungkol kay Danny? Oo naman! Alam mo bang masarap siyang humalik? Girl, ready ka na ba sa malalaman mo? Sagutin mo muna yung tanong ko. Masasagot yan tanong mo kapag sumagot ka sa tanong ko. Ano na, girl? Ready ka na ba sa malalaman mo? Nakakakaba naman yan. Pwedeng umatras. Go ako. Masarap ngang humalik si Danny. Tama. Teka, paano mong nalaman? First-hand experience. Nahalikan mo na si Danny? Naging kayo ni Danny? Oo, eh, nito. Naghalikan lang, magjowa na agad. Di ba pwedeng lasing lang at malungkot? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Eh, syempre, di na yung kukwento sa'yo ni Danny. Baka pag-awayan nyo pa tapos utusan mo siyang i-block ako sa Facebook. Bakit kayo naghalikan? Wala lang naman yun. Nagkapustahan lang habang nagiinuman. At alam mo ba kung sino may pakana nun? Sino? Yung GF niya nun, si Margie. Talaga? Ang weird. Ay, nako. Sabi ko naman sa'yo marami ka pang dapat malaman tungkol kay Danny. Mga nakakahiya at nakakadiri ba? Oo, lahat yung mga yun. Baka kapag nalaman mo na lahat eh, umatras ka na sa kasal nyo. Yan naman ang hindi ko gagawin. Kahit nalaman mo nang nakahalikan ko si Danny sa tulong ng ex-GF niya? Nakaraan naman na yun eh. Saka sabi mo nga na sa inuman kayo noon. Kaya malamang lasing na kayo nung ginawa nyo yun. Hindi counted kasi walang feelings. Eh ikaw, sure ka na ba sa feelings mo para kay Danny? Ngayon lang ako naging ganito kasi sigurado sa gusto ko. Mula nang dumating si Danny, wala na akong ibang nakikita kundi siya lang. Taharay ng bakla oh! May ganyan ka talagang paandar? Sorry kung medyo naging corny. Magpinsang buo ang pagiging corny at pagiging in love. Mas napatunayan ko ngayon na talagang mahal ko si Danny. Kasi kahit ano pang sabihin mong hindi maganda tungkol sa kanya, pinipili ko pa rin siya. Sigurado pa rin ako sa kanya. Papadudot, nagsabi pa ako ng mga nakakahiyang nangyari kay Danny na nasaksihan ko. Tinawanan lang lahat yon ni Shara kahit yung mga kwento sa mga nakaan ni Danny ay sinubukan ko ring sabihin. Pero wala pa rin epekto kay Shara. Pabiru ko pa nga siyang inutusan na huwag nang ituloy ang kasal nila. Tinawanan niya lamang akong muli at sinubukang magbiro. Hindi ako natuwa sa mga sinagot ni Shara, Papa Dudut. Lihim akong nagngingit-ngit noong hindi umepekto ang mga sinabi kong paninira tungkol kay Danny. Nasira tuloy ang mood ko at saka inaya na siyang umuwi. Hindi naman nakaramdam si Shara na masama na ang mood ko noon. Talagang hindi siya sanay makisalamuha sa mga babae kaya hindi niya nahalata na bad mood na ako. Parang na-adapt na talaga ni Shara ang ugali ng ibang lalaki na hindi makaramdam kung galit na ang babae. Yun nga ang gusto ko noon na ituro kay Shara. Noong nakauwi na ako ng bahay, nag-chat si Shara sa akin at inaya akong lumabas muli after ng work kinabukasan. Sinabi kong pag-iisipan ko at saka nag-offline na sa Facebook. Nagtungo na ako sa kwarto ko para maibaba ko na rin ang mga napamili ko sa mall. Doon ko naramdaman ang kakaibang pagod kaya naman binagsak ko na lamang ang aking katawan sa kama. Napapikit na ako para umidlip at bago lumalim yon ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nawala tuloy ang anto ko dahil sa storbong tumatawag sa akin. Pagtingin ko ng cellphone ko ay pangalan ni Danny ang nag-register. Tinignan ko na lamang yon at hindi na sinagot pa. Saka, in airplane mode, kagad ang cellphone ko para hindi na niya matawagan pa. Noong nakita ko ang pangalan ni Danny ay nanumpalik ang pagkasira ko ng mood. Naalala ko naman ang failed na paninira ko kay Danny kay Shara noong nasa mall kami. Napabangon tuloy ako sa kama dahil natanggal na ang anto ko dahil sa inis. Nagpalit lamang ako ng pang-jogging na damit at saka muling lumabas ng bahay para mag-jogging. Ang pagtakbo kasi ang naging paraan ko para ma-clear ang mga tumatakbong gulo sa utak ko, Papa Dudut. Yon ang naging paraan ko para makatakas sa mga pinoproblema ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang beses kong sinubukang isabotahe ang kasal ni na Shara at Danny pero hindi naman nagtagumpay.
Sinabotahe ko yon sa pamamagitan ng paglabas ng mga baho ni Danny kay Shara. Pero hindi ko maintindihan kay Shara kung bakit hindi pa rin niya maramdaman na ma-turn off sa mga pinagsasabi ko tungkol kay Danny. Dahil kung ako lang yon, ay baka tinakbuhan ko na ang sarili kong kasal. O naisip ko rin na baka nga talagang na-inlove si Shara kay Danny. Kaya naman nag-isip pa ako ng ibang paraan para lamang hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Ginamit ko si Shara sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nakipagkwentuhan ako sa kanya at nagtanong sa mga nakaraan niya. Nagtiwala sa akin si Shara at nag-share siya ng mga bagay sa nakaraan niya na wala pang ibang nakakaalam kahit na si Danny mismo. Hindi naman nakahalata si Shara na may iba kong planong gawin kaya ako nangiintriga sa kanyang mga nakaraan. Talagang walang naging kaibigan si Shara dahil masyado siyang bigay todo sa tiwala sa akin. Noong nakakuha na ako ng mga impormasyon na pwede kong gamitin para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ay saka ko naman inayang mag-dinner sina Shara at Danny isang Sabado. Nilibre ko sila at kunwari ay simpleng selebrasyon lamang yon para sa nalalapit nilang kasal. Wala namang nakatunog sa kanila na posibleng mangyari. Nagkita kami sa isang resto na pinili nila. Sinabi nila na doon sila unang nag-date mula noong naging official na silang magkarelasyon. Pinagbigyan ko sila kahit medyo may kamahalan noon ang pagkain. Nauna akong dumating sa kanila kaya naman umorder na ako ng wine para pampalakas ng loob sa plano kong gawin, Papa Dudut. And after 30 minutes ay nakita ko na silang sabay na dumating. Baka sa mga mukha nila noon ang labis na kasiyahan at pagmamahal. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Kaya mas lalo akong nagpursiging ituloy ang plano ko, Papa Dudut. Pasensya na ko, nalit kami, Isa. Ito kasing si Shara eh. Bumili pa ng bulaklak para sa'yo. Kasi diba dapat binibigyan ng bulaklak ang babaeng kaibigan? Mahal kita, Shara. Pero di ko alam kung saan mo napulot yung sinasabi mo. Ginawa mo na lang sana ang cash yung bibigay mo, Shara. Mas gusto mo ba? Magkano ba dapat? Hoy, ano ka ba? Joke lang. Huwag mo mabiro-biro si Isa sa pera. Totohanin niya yan. Nagbago na ako, Danny. Maupo na nga kayo. Ay nga pala, okay lang ba kung nag-order na ako para sa ating lahat? Total eh, kilala ko naman kayong pareho kaya alam ko na kung anong mga gusto nyo. Seafood paella para sa'yo, di ba, Shara? Galing ah. Si Danny ang nagsabi niyan sa akin. Yan lang daw ang hinahanap mo kapag nagde-date kayo. Lalo na yung may halong pork and chicken, the best yun. Oh, ako naman. Anong kinuha mo para sa akin? Siyempre, nakachika ko tong si Shara kaya alam ko na bago mong paborito. Bagong paborito? Sinigang sa pakwan, di ba? Nagbago ka na talaga. Dati puro prito lang gusto mo, tapos biglang gusto mo na yung masabaw na pagkain. Isa. Nagulat nga ako nung sinabi ni Shara na kapag nasa bahay ka niya natutulog, eh lagi ka nagre-request na ipagluto ka ng sinigang sa pakwan. Eh di pa naman daw masyadong marunong magluto tong si Shara, pero nag-aral siya para sa'yo. Guwapa yan, Danny. Isa. Marunong ka magluto, Shara? Kunwari, di alam, Danny. Lagi nga niya binibida na ikaw lang ang lalaking pinagluto niya sa buhay niya eh. Di ba, Shara? Isa, hindi ko pa pinagluluto si Danny. Ano bang hindi? Di ba nakwento mo nga sa akin last week? Sabi mo nga kapag nakakakain ng sinigang sa pakwantong si Danny eh, ginaganaan siya sa kama tsaka… Isa! Ex-boyfriend ko yun, hindi si Danny. Nung tinanong kita kung marunong ka bang magluto, sabi mo hindi. Hindi naman talaga eh. Sinubukan ko lang dati. Pero nasarapan ng ex mo sa sinigang na pakwan mo. Inaral mong iluto para sa kanya. Pero ako ni pritong talong, di mo mapagluto. Ay, hala, mali nga ako. Hala, sorry. Hindi mo naman kasalanan, Isa. So, hindi rin ba si Danny yung ginagawang panghimagas yung manggang hilaw at toyo? Hindi nga ako mahilig sa maasim, di ba, Isa? Alam mo yan, best friend kita. Akala ko kasi nagbago ka na ng mga gusto eh. Ang tagal na rin kasi nung last kitang nakabanding. Malay ko ba? Marami lang kasi akong nakwento kay Isa tungkol sa mga naging ex ko.
Pansin ko nga. Pati yung ginaganahan sa kama yung ex mo na kwento mo pa. Di ka ba nahiya? Ano ba naman, Danny? 2022 na, no? Walang masamang magkwento tungkol sa sex life ng mga magkarelasyon. Masyado ka namang conservative. Kung meron mang conservative rito, si Shara yun at hindi ako. Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa niya magkwento sa'yo eh. Lalo na tungkol sa sex life nila ng ex niya. Girl talk lang naman yun. Normal lang naman yun sa mga magkakaibigang babae, di ba, Isa? True! Kayo nga mga lalaki, mas malala pa eh. Baka gusto mo ikwento ko pa lahat ng mga pag-ano nyo ng mga ex-GF mo. Ang dami at ang wild nun ah. Marami? Wild? Ay oo naman! Alam mo minsan… Isa, please! Huwag mo nang palalain na nangyayari. O bakit ka nagagalit? Alam nyo, nawala na ako ng gana. Uwi na ako. Danny, wait! Huwag mo naman akong iwan dito! Nag-walk out si Danny sa amin at hindi naman sumunod si Shara dahil nabigla siya sa mga nangyari, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-inom ng wine at nagkunwaring na konsensya ako sa mga nangyari kahit na hindi naman. Nagtanong si Shara sa akin kung dapat ba niyang sundan si Danny pero sinabi kong wag na. Sinabi ko kay Shara na makitid ang utang ni Danny para hindi maintindihan ang past niya. Pinaniwala ko si Shara na mali si Danny, Papa Dudut. Naramdaman ko namang umagree sa akin si Shara. Mas lalo ko pa nga ang ginatungan at sinabi na bakit si Shara tanggap niya ang buong nakaraan at kakulangan ni Danny pero bakit si Danny ay hindi magawa yon para sa kanya. Natahimik na lamang si Shara at mukhang nag-iisip. Medyo natakot ako noon dahil baka magalit sa akin si Shara kapag na-realize niyang ako ang may kagagawan ng lahat. Inaya ko na lamang siyang mag-wine at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaming dalawa na lamang ang nag-dinner at pinagsaluhan na lamang namin ang mga in-order. Nawala ng gana si Shara na kumain at panayang tingin sa cellphone niya. Alam ko noon na inaabangan niya ang paramdam ni Danny pero hindi yun nangyari, Papa Dudut. Nagpaalam na rin si Shara kahit pagkatapos naming makakain kahit inaya ko pa siyang mag-bar. Sinabi niya magpapahinga pa raw siya dahil maaga niyang aasikasuhin para sa supplies ng kasal nila. Kinabukasan na lamang kong pinahinto ni Danny ang preparation sa kasal nila ni Shara. Tumawag si Shara sa akin noong umaga at binalita ang mga plano ni Danny. Panayang iyak niya noon dahil parang nag-alangan na raw na magpakasal sa kanya si Danny. Hindi ko noon maintindihan halos ang mga sinabi ni Shara dahil mukhang nagpa-panic attack na rin siya dahil sa biglang desisyon ni Danny. Pinapunta ako siya sa bahay para kausapin. Hindi muna ako pumasok sa trabaho noon para makausap si Shara. Wala pang isang oras ay nakarating na siya sa bahay at agad akong niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Hindi ko siya mapakalma at yon ang unang beses na nakita ko siyang ganon, Papa Dudut. Aminado ako na nakaramdam ako ng konsensya dahil alam kong parte ako ng dahilan kung bakit nagkaganon ang relasyon nila ni Danny. Nung medyo kumalma na si Shara ay saka naman siya naglabas ng sama ng loob sa akin. Nakinig ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut, at naawa ko dahil yon ang unang beses din na nakita ko siya ng ganon kalungkot, Papa Dudut. Ayaw na sa akin ni Danny, Isa. Anong gagawin ko? Paano bang ayaw na? Galit lang yun. Kakalma rin yun. Hindi eh. Tinawagan niya ako kaninang madaling araw. Sabi niya mag-cool off muna kami dahil nabigla siya sa mga nalaman niya sa akin. E anong sabi mo? Sabi ko ayoko. Sinabi ko sa kanya na pag-usapan muna namin bago siya magdesisyon ng ganun. Tapos? Tapos nagalit siya sa akin kasi ayaw ko raw siyang bigyan ng space. Dapat kasi binigyan mo siya ng space. Natakot kasi ako na baka mauwi yun sa hiwalayan. Maganda nga maghiwalay na kayo eh. Ang kitid kasi ng utak nung Danny na yan eh. As if naman siya lang yung may karapatang magkaroon ng ex. Wala naman daw kaso sa kanya ang mga ex ko. Pero dapat daw sinabi ko sa kanya. Teka, di mo sinabi na may mga ex ka?
Sa'yo ko lang sinabi eh. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang marami akong naging ex. Kasalanan mo naman pala eh. Dapat nung una pa lang naging honest ka na sa kanya. Alam mo, wala nang pag-asa yung relasyon niyo. Ngayon pa lang makipaghiwalay ka na sa kanya. Move on na. Hiniwalayan niya na nga ako eh. Cool off lang naman yun, di ba? Nung una, tapos nakulitan siya sa akin, nakipaghiwalay na siya. Tapos sabi niya, ihinto na raw namin yung preparation sa kasal. Good! Hindi kayo compatible. Makakahanap din kayo ng bagay sa inyo. Pero siya yung mahal ko, Isa eh. Siya lang. Oo, may mga naging ex ako. At oo, may mga nagawa ako sa kanila na hindi ko nagawa para kay Danny. Pero hindi naman ibig sabihin nun, di na malalim ang pagmamahal ko sa kanya. Siya lang yung minahal ko ng ganito eh. Kaya lang naman ako hindi bigay todo sa pagmamahal kasi na-trauma na ako dun sa mga dati ko. Kaya nag-iingat ako. Nagtira ako para sa sarili ko. Ay, di ko na alam ang sasabihin sa'yo pero ang alam ko lang eh talagang sira na ang relasyon nyo. Wala na siyang tiwala sa'yo. Saka kahit magkabalikan kayo, may lamat na eh. Di ka na niya uli pagkakatiwalaan. Sigurado ako. Ganyan si Danny sa mga nakarelasyon niya dati. Hindi ko na alam ang gagawin, Isa. Tulungan mo ako. Wala na ako matutulong eh. Kapag nakapagdesisyon na kasi si Danny, yun na yun. Best friend ka niya, di ba? Baka naman pwedeng magawan mo ng paraan. Alam mo kung ano makakapagpabago ng isip niya, di ba? Mas matagal kanyang nakasama kaysa sa akin. Baka pwedeng tulungan mo ako kasi parang mababaliw na ako kakaisip. Hayaan mo na lang siya. Please, Isa. Sa'yo lang ako lumapit kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Ikaw lang yung nagtiyaga sa akin. Kaya please. Ay, susubukan kong tawagan siya ngayon. O bakit? Uy, kasama ko ngayon si Shara. Good. Pakisabi sa kanya, huwag na siyang tawag ng tawag sa akin kasi naiirita na ako sa kanya. Ako yung naiirita sa iyo eh. Para kang bata, alam mo 'yon? Wow! Nagkampihan na kayong dalawa? Sino bang best friend mo? Wala akong kinakampihan dito. Pareho kayong may mali. Ako rin, mali yung pinangunahan kong ikwento sa iyo yung tungkol sa mga naging ex niya at ex mo. O anong gusto mong palabasin? Ang sa akin lang, parehas naman kayong may mga nakaraan. Tanggap ka niya. Mas malala pa nga yung mga kwento ko tungkol sa iyo pero wala siyang pakialam doon. Kasi ang importante sa kanya, yung ngayon. Bakit ikaw, di mo yun magawa? Eh, nagsinungaling siya sa akin eh. Andun na tayo sa nagsinungaling siya sa'yo. Mali yun, pero di naman ibig sabihin nun eh, hindi mo na siya dapat patawarin. Ang hirap magpatawad ng taong sinungaling. Danny, ilang beses ka rin nagsinungaling, tandaan mo yan. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Huwag ka nalang makialam sa amin, Isa. Problema na namin to. Bilang maid of honor ni Shara, kailangan ko siyang tulungan sa lahat ng bagay na makakaapekto sa kasal nyo. Wala nang kasal na mangyayari. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka. Sige na, Danny. Bababa ko na to. Bibigyan kita ng oras na ma-imagine ang buhay mo na di siya kasama. Isa! Yun ang gusto kong gawin mo. Kung di ka nasasaktan habang iniisip na di siya kasama sa future mo, sige, ituloy mo yung hiwalayan nyo. Ay. Pasa mo nga kay Shara phone mo. Gusto ko siya makausap. Masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Nakatingin ang lahat kay Shara habang naglalakad siya patungo sa altar. Isa ko sa mga humanga sa ang kanyang ganda habang suot ang pinapangarap niyang trahe de boda. Sinulyapan ko ng palihim si Danny at nakita kong pinipigilan niya ang pag-iyak niya. Nakaramdam ako ng mga oras na yon na handa nang isuko ni Danny ang lahat sa kanya para kay Shara. Napangiti ako at tulad ni Danny ay pinigilan ko ring maiyak. Nang makalapit na si Shara sa altar ay nagpalitan sila ng titig ni Danny. Maya-maya pa ay binaling na sa akin ni Shara ang tingin niya at
doon ko nakita ang pinipigil niyang mga luha. Ngumiti siya sa akin at saka pabulong na nagpasalamat. Ginantihan ko ng ngiti ang mga sinabi niya at doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Papadudot, ang hirap palang itago ang totoong nararamdaman mo sa isang tao. Sa isang taong hindi pwedeng maging sayo. Sa isang taong pag-aari na ng iba at kailanman hindi mapapasayo. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong kinasal sina Shara at Danny, pero hanggang sa ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit ng pagpapalaya sa taong minsan ay minahal ko. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi masuklian ang pagmamahal mo. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi mo nagawang sabihin ang mga salitang mahal kita sa taong pinaglalaanan mo noon. Papadudod, sa maikling panahon ng pagsasama namin ni Shara ay napamahal na po ako sa kanya. Dahil sa kanya ay nasagot ang mga tanong sa kung sino at ano ako. Dahil kay Shara ay napatunayan kong kaya ko palang magmahal at magparaya. Opo, Papadudod. Buong buhay ko akala ko ay para ako sa lalaki. Pero nabago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Shara. Alam kong hindi niya masusuklian ang pagmamahal ko para sa kanya dahil pag-aari na siya ng iba. Hindi na rin ako sumubok na aminin ang nararamdaman ko sa takot na yon nang maging dahilan ng kanyang paglayo. Nakontento akong pagmasdan siya sa malayo at nakontento akong mahalin siya ng patago, Papadudod. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay, Isa. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.